ba yung nagsasabi na hindi perfect ang inyong food trip kung walang kaparis yung inyong kinakain? Halimbawa, pagka may dilubuan, kailangan daw may puto. Kapag naman may champurado, hello, dapat daw may tuyo. Yan. So ngayon, tingnan natin kung pare-pareho nga ba tayo ng mga sinasabing dapat kapares ng iba't ibang mga pagkain. Magkaaalaman tayo. Okay? Let's do this! Tingnan natin kung anong kapares nitong ating pagkain. Ice cream! Kailangan pag ice cream may monay. Yung gusto palibre ninyo. Yung malibabaw na kaligayahan. Lugaw! Tokwat baboy! O kaya lumpiang toge. Yan. Yan ang mga perfect na kaano yan. Lechon! Kanin? Hindi sigurado. Lechon kanin! Hep! May alam kaming mas masarap na kapares ng lechon, Ma'am si Susan. Ang ibinibidang perfect partner ng lechon ng millennial entrepreneurs at power couple na sina Mark at Ella, isa raw sa masarap kainin tuwing tag-ulan. Ano pa ba? Edi ang mainit at ang masabaw na pares. Sinful and deadly, pero talaga namang yummy. Malutong po yung lechon nila. Malasa po. Talagang sulit na sulit po. October last year, nang ibenta ng kaibigan ni Mark at Ella ang Pards Pares sa kanila. Hindi na masyadong kumikita ang paresan dahil hindi na rin daw gaanong natututukan. Dahil matao ang location, nakita nila ang potensyal nito. Agad na ibinenta ng mag-asawa ang kanilang sasakyan para makabuo ng puhunan. Binili nila ng 200,000 pesos ang paresan at nagdagdag pa ng 100,000 pesos pambili ng ibang mga gamit. Yung may haligi po talaga, sobrang dami pong tao dahil likod po siya ng tutuban, saka daanan po talaga ng mga tao, hintuan po ng mga tao. At the same time po, marami rin pong mga food establishment doon. Pero alam nilang hindi raw sapat ang magandang pwesto, kaya naman, tinutukan nila ang pagpasarap ng kanilang produkto. Yung mula sa punong sabaw namin, hindi po siya katulad nung typical po na natitikman natin pares na malakot, matamis, the same time, malasang-malasa na po siya na hindi niya na po kailangang lagyan ng condiments. By 6 a.m. po, prepare na po tayo and nagluluto na po tayo. So una po natin ginagawa is nagpapakulo na po tayo ng ating buto at laman at ang ating taba po. Bali, nagpapakulo po tayo ng 3 to 5 hours po para sa ating buto at sa ating karne para po talagang masigurado nating malambot ang ating karne na isineserve sa ating mga customer. Ang naluluto po natin ay 25 to 30 kilos po na karne. Araw-araw po yun, nasa sold out. Malambot po yung ano niya, yung karne niya po, tapos madali lang siyang huyayin, lalo na sa mga katulad kong kustiso ang ngipin. Isa sa pinaka-solid na kinakainan ko. Puro laman. Talagang puro laman, solid. 85 pesos lang ang regular pares with rice nila, habang 90 pesos naman ang pares mami. At nito lang Marso, naisipan nilang dagdagan ng putok-batok na pakulo ang kanilang pares. Nag-work kasi ako before sa isang Chinese restaurant. Then, mga naging kaibigan ko po yung mga cook. Tapos, sinasabi po nila sa akin, ba't hindi nga po kami magdagdag ng lechon? Kasi meron po silang mga nakikita, yung pares po, may kasamang lechon. Tinry po namin. Agad na pumatok naman ang lechon pares na mabibili ng 120 pesos with rice na. Everyday po, nagpe-prepare kami ng 5 to 10 kilos ng lechon. Isa hanggang dalawang oras po. At ang sikreto po sa pagpapalutong ng lechon, kailangan po, tutusukin po ng mabuti yung balat, tapos papahiram po ng asin. Okay, ito na yung sinasabing lechon pares. So, pares na nilagyan ng lechon. Ayun, nakikita ko nga. At ito, may siyempre yung mga pares, may mga condiments yan. Tikman natin muna yung sabaw. Ay, ang linamnam ng sabaw. Sarap. Malinam naman sabaw. At pinagterno mo yung pares at lechon, so medyo kakaiba yung lasa niya. Ang sarap ng sabaw. Perfect!
ang hilig sa pagluluto ni na Mark at Ella ang naging dahilan kaya sila nagkakilala. Magkaklase sila ng college sa kursong BSHRM o Hospitality and Restaurant Management. Pero bago pa mahilig sa pagluluto si Mark, nangarap na raw siyang maging negosyante. Maganyang naranasan ang hirap ng buhay dahil lumaki at tumira sila ng kanyang pamilya sa tabi ng Riles. Kaya ganun na lang ang pagpursige nila ni Ella na ituloy ang negosyo kahit minsang nahirapan din sila sa pagpapatakbo nito. Halos nahatak po ng mga katabing kainan namin yung mga customer siguro po. Kaya humina po kami. Hanggang sa nag-TikTok po kami, nag-post sa mga FB group. Mas marami pong views yung sa lechon. Mas tinitignan po nila. Mas lumalabas din po sa FYP. Dahil sa social media, mas nakilala raw sila. Kaya kung dati ay tayuan lang ang customers na nagda-dine-in, ngayon ay lumawak na ang dining area nila at pwede nang kumain ang nakaupo. Mula sa kinikitang 2,000 hanggang 5,000 pesos kada araw noon, ngayon ay kumikita na sila ng 3,000 to 7,000 pesos dahil sa bestseller nilang Lechon Pares. Nakapagpundar na rin sila ng arcade business mula sa kinikita sa Pards Pares. Ngayon ay plano pa nilang mag-expand at magdagdag ng branches sa iba't ibang lugar. Kaya para sa mga negosyanteng hashtag feeling hopeless na sa business, ang advice ni na Mark at Ella na been there, done that. Hanggat may mga customer pa po kahit pa isa-isa, okay lang po. Basta wag po silang susuko. Positive lang po lagi yung iisipin po natin kasi pagka nagpadala po tayo sa negative thoughts, yun po yung magpapadala sa atin para i-give up po yung sinosurvive po natin na business. Ika nga nila, walang madaling trabaho, lahat ng bagay, pinaghihirapan at pinagsusumikapan. Walang imposible para sa taong pursigido at desididong magtagumpay sa negosyo. Basta para sa pamilya at pangarap, walang sukuan at laban lang ng laban.